Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 15, 2022. Kung mapapansin nga po natin, umiiral pa rin po sa atin ang yung ridge ng high pressure area dito nga po sa may malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. At dito man po sa may bahagi ng Mindanao at ng Eastern Visayas, umiiral naman po yung ating Easterlies. Yun nga po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Kung makikita naman natin sa ating satellite image, makikita natin yung mga posibleng lugar kung saan nga yung makakaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Ilocos Region, may mga posibilidad nga tayong pag-ulan na mararanasan. Dito nga po sa may parte ng Tugigaraw, sa may Santiago, maging dito po sa may parte ng Baguio, sa may Tarlac City, at maging dito nga po sa may Metro Manila. Posible pong makaranas tayo dyan, mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, asahan din natin yung biglaang pagbuhos ng pag-ulan dyan, at maging dito sa may parte po ng Caramoran at sa may Legazpi. Maging dito naman po sa may Mindoro Province, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon, pero asahan po natin yung isolated rain shower. Dito naman sa may parte ng Visayas, kung saan nga magiging maliwalas at maganda ang lagay ng panahon, asahan lang po natin dyan yung mga pulupulong pag-ulan. Dumako naman tayo dito sa may Mindanao, kung saan nga makikita natin magiging maganda ang lagay ng panahon. At posible lamang makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa Easterlies. Ito nga pong General Santos City at sa may Davao, dito nga po sa may parte ng Manay at ilang bahagi ng Cotabato. Dito naman po sa may parte ng Palawan, makikita nga po natin magiging maganda ang lagay ng panahon. Wala tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan na posibleng makaapekto. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, by tomorrow, June 16, makikita natin tuloy-tuloy pa rin po ang makakaranas ng posibleng pag-ulan ang Central and Southern Luzon. At pagdating naman po ng June 17, makikita natin na tuloy-tuloy pa rin na magiging maganda ang lagay ng panahon, pero asahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan. Meron tayong mga nakikitang possible low pressure area, pero ito po yung mga nalulusaw din kaagad. At pagdating naman ng June 18, makikita nga po natin posibleng makaranas ng mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan ang western section ng Visayas at maging ang parte ng Palawan. At pagdating naman po ng June 19, makikita nga po natin posible pa rin makaranas ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Bicol Region and Central Luzon. At pagdating naman ng June 20, makita natin magiging maganda pa rin ang lagay ng panahon, pero asahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan. Pagdating naman ng June 21, makikita nga po natin posible nga pong makaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Palawan. At posible nga po makikita natin ito yung posibleng pagdaan ulit ng habagat. At may posibleng low pressure area nga po tayo dito sa labas ng ating bansa. Pagdating naman ng June 22, makikita naman natin ito nga po ay posibleng malusaw din kaagad. Pagdating naman ng June 23, makikita nga po natin ito nga po may mga possible low pressure area po tayo dito po sa may parte ng eastern section ng Bicol Region at dito nga po sa labas ng ating bansa. Dito naman po yan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman ng June 24, makikita nga natin nalusaw na rin po kaagad yung mga low pressure area na nakita natin. At ito nga po meron tayo isang possible low pressure area dito nga po sa eastern section ng Davao. At ito nga po yung nasa labas pa ng bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Dahil nga po mahaba yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki pa po yung chance na magbago itong nakikita nating data sa ating advanced weather forecast. At ayon nga po dito na simula June 15 hanggang June 24, wala po tayong inaasahan
na posibleng bagyong papasok or mabubuo sa loob at labas ng ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.